Matapos magtago ng lagpas isang taon, tuluyan ang nasilay ng publiko si Senador Panfilo Lacson. Aminado si Lacson na kahit kansilado ang kanyang passport, nakapagpalipat-lipat siya sa iba't ibang bansa, patakasan lang ang pag-aresto. Nagbuhay pugante ang senador dahil sa di umano'y hindi tamang pagtrato sa kanya. Matapos matawid sa Dacer-Corbito double murder case, pinayuan pa ng senador ang pamilya ni Dacer-Corbito na hanapin ang tunay na salarin at huwag siya ang pag-initan. Si Senador Panfilo Lacson at ang mga isyung haharapin niya, yan ang mainit nating tatalakayin ngayon. Okay, para sa ating talakayin ngayon, mga kasama natin live dito mismo sa ating studio, Senador Panfilo Ping Lacson. Senador Lacson, good morning po. Good morning, Igan. Anong pakiramdam? Sabado, no? Nang gabi ba yun? Yeah, Sabado ng gabi. Tapos, nakakarga-karga mo pa po mo eh. Siyempre, yun ang una magbibigay sa atin muna ng saya, pamilya. Kamusta muna yung pamilya? Masaya rin sila, saka medyo nakampante, medyo, yun, palagay ang loob na ngayon. Pero nung nasa labas ka, o nung, sabi nga, nagtatago ka, never mo silang personal na nakita? Wala, hindi ko sila nakasama, isang taon talaga. So, through text o... Yeah, text, chat. Chat. Sa anak ko. BRB, ha? Yeah, BRB. Makasanay ka na ng mga termino, BRB. Okay, pakikwento po, sabi nyo, para kayong bilanggo na hindi naman nasa loob ng selda, so talagang yung kalayaan ninyo, no, bilang senador o ordinaryong mamamayan, nawala yun? Nawala yun, siyempre, dahil kailangan mag-ingat ka. So, ang diferensya lang sa bilanggong nasa loob ng rehas, nasa loob sila. Pero ako, hindi rin ang makakilos ng gusto kong kilos. Tapos, siyempre, parating bukas yung mata, tenga, lahat ng senses mo, kailangan naka-alerto. Sabi ko nga, yun lang ang diferensya na I could, on my will, navigate my movements using the best of my instinctive compass. Ano? Yun nga, kailangan talaga, very sharp yung antena mo. At ilang gabi rin yung parang nagigising ka daw? Dahil may konting kaluskos? Siyempre, alert ka dun eh. Lalo yung mga bandang madaling araw. Kasi kami mismo nung araw, madaling araw kami nagre-raid eh. Yung kasarapan ng tulog. So, knowing that, siyempre, kailangan alert ka na madaling araw. Okay. Without naming yung mga lugar na napuntahan mo, ang sabi, nagsiguro ka daw, Senador, dahil walang extradition treaty doon sa lugar na pinuntahan mo. Immaterial yun eh. Kasi nasa Interpol red notice list ka eh. Kaya may extradition, kaya wala. Pag nahuli ka, ihahatid ka sa Pilipinas eh. Ah, kahit walang extradition treaty yung bansa? Oo, dahil nasa, ano kayo, nasa red Interpol notice list, mayroon kang international warrant. So, ang role ng bansang yun, yung host country na yun, pag nahuli ka, ibabalik ka dito? Oo. At pwede ka matsyempuan, yung random na ma-flag down ka lang, hanapan ka ng identification, binigay mo yung pangalan mo, chinig ka sa computer, sa pool ka na. No? Okay. Pamilya na babanggit dito, nung time na wala ka, totoo ba yung balitang nagkasakit yata ang wife mo? Hindi, nag-undergo ng open heart surgery. Oh, wala ka sa tabi niya? Wala. Oh, yun nga ang isang masakit din dahil kung halimbawa hindi successful yung surgery at may nangyari sa kanya, hindi na talaga kami nagkita at hindi ko man lang siya nakatabi bago nangyari yung masamang pangyayari. Mabuti naman, successful naman. Oh, pero nagkaroon ba kayo ng time ngayon magkausap ng personal na parang humihingi ka ng paumanhin at wala ka sa tabi niya nung ginagawa operasyon? Alam niya naman yung situation eh. Actually, gusto niyang i-postpone at nagbabaka sakali na matapos yung problema at naandun ako bago siya magpa-opera. Pero hindi na rin pwede kasi sabi ng doktor, kailangan talaga buksan na. Ah, kailangan na. Oh, so, congenital kasi yun sa kanya. Na-chat naman yung bago operahan. Nag-chat naman kayo siguro. Oh, nagka-usap naman. Okay. Mayroon ka bang pinagsisisihan, Senador, sa ginawa mong desisyon na magtago o iwasan yung proseso ng batas under the Arroyo? Kasi linawin natin yun, yeah. Under the Arroyo administration. Yeah. Wala akong nire-regret. Kasi alam mo, pinag-aralan ko na rin yung dapat kong gawin. Nagtanong ako sa lawyer, ubra ba yung umusad yung kaso maski wala ako? Okay. Na hindi ako makapirma sa mga pleadings. Ang sabi niya, may mga legal precedents na pupwedeng wala yung accused petitioner, uusad pa rin yung mga pleadings. So, knowing that, hindi ko naman ikinusulta na sa kanya kung ano yung gagawin ko. Kasi alam mo, Arnold, as early as December, no, may mga contact tayo rin sa DOJ. As early as December, nung Christmas party sa Malacanang, nagpunta doon si Secretary Agnes. Pagdating niya, 10 oras ng gabi, hinahanap yung prosecutors at gusto, i-file na yung kaso para mag-New Year na ako sa kulungan.
Eh, saan siya nanggaling sa Malacanang? Eh di, merong utos doon sa, o na-remind siya, na kailangan madaliin yung kaso. Mm-hmm. And meron pang isa na, kaya ko talagang sinasabi persecution, muntik na akong hindi mapagsubmit ng counter affidavit. Bakit? Which, ayaw eh. I-resolve na raw yung case without my counter affidavit. So I sought the permission of Senate President Enrile. Mm-hmm. Parang irregular yata yun. Hindi, kaya nga, hindi baka ako basic right ng isang inaakusahan na i-sumite yung kanyang counter affidavit. Depensa, Sa ginawa ni Senator Enrile, tinawagan niya si Secretary de Venedera. At sa, hindi ko naman narinig yung pag-uusap nila, pero sa tono ng salita ni Senate President Enrile at nangingiti, ang himig ng kanyang, of course, yung contextual meaning lang, ano? Sa himig parang natatawa siya dahil ang sinasabi sa kanya ni Secretary Agnes, haka-haka ko lang ito, wala tayong magagawa kasi utos ito eh. Pag sinabi utos, si Pangulong Arroyo. Siyempre, ang boss ni Secretary Agnes. Ano yun, layo yung patahimikin ka na dahil dire-diretso yung banat mo sa kanya. Oh, tsaka pababa na sila eh. Uh-huh. Diba, from December hanggang June, 6 months na lang yon. Okay. At inevitable yung pagbaba nila. Eh, alam mo, meron pa akong hawak ng mga dokumento pa ako na nasa akin pa hanggang ngayon eh. Mm-hmm. So, alam nila yon kasi ako rin naman talaga yung isa sa mga nangunguna dyan sa pag-expose ng NBN, fertilizer. Ano yung mga hawak mong dokumento? Doon pa rin sa tungkol sa NBN, CTE, maraming tungkol fertilizer. sa mga kasi anomalies. Mga whistleblower sa'yo din nagpuntahan eh, di ba? Mm. So, anong plano mo ngayon? Total, hawak mo yung mga dokumento. Well, siyempre may mga priorities. Sa ngayon, ang prioridad, pag bukas ng Senado uli, yung impeachment eh, di ba? Okay. So, matatali kami dyan. Mm-hmm. Of course, sinabi rin nila na maglalaan din ng araw para sa legislative work. Mm-hmm. So, titingnan ko yung kung ano yung pwedeng i-prioritize. At major committee ang hawakan mo, defense committee yan, Senador. Yun ang sinabi sa akin na, na ibibigay sa akin yung defense committee. In the meantime, warehouse muna doon sa kay, I think, Senator Chis. Okay, ilang punto lang. Blatant disrespect daw ng rule of law yung ginawa mong pagtago sa ano? Well, we can call it that, ano? Pero ang punto ko naman, hindi ba mas mataas na pangangailangan ng tao o basic right yung right to liberty, ano? Mm. Eh, sa aking pananaw, dahil nga persecution, at wala naman talaga ebidensya, walang basihan para magkaroon ng probable cause finding. Mm. Inisip ko, kung papayag ako magpasa ilalim, ang ibig sabihin ng magpasa ilalim, magpakulong. Oo. Eh ilan yung mga nakabilanggo na hindi nare-resolve yung kaso, totoo hindi yan, pa alam kung acquitted or convicted, and yet, 10 years na sila sa kulungan. Sa city jail, Eh kung halimbawang ma-acquit, 10 years ka na doon, the remaining, some good years of your life, wala na, wasted na. Eh, at pag ikaw ay nakulong, lahat ng delaying tactics gagawin ng prosecution para hindi umusad yung kaso. Anyway, nakakulong ka eh. Yun nga, Senador. Parang ang nangyari daw sa'yo, dahil Senador ka, parang nagkaroon ng selective justice. Kasi yung mga binabanggit mong 10 years na sa kulungan, walang means para takasan yung kaso nila. Lahat naman merong means eh. Oh. Pero siguro, hindi sila masyadong maalam o hindi sila nagtanong sa abogado kung ano ba yung karapatan nila bilang akusado. At kung ano yung pwede nilang gawing legal remedies. Ano? Mm-hmm. Kasi ang di ba sistema sa atin, common and civil law, meron tayong tinatawag na hierarchy of courts. Okay. Na yung lower court, pwede mong questionin sa higher court and so forth and so on. So yun ang legal remedy. So technically, I did not really get myself out of that justice system or yung due process na tinatawag. Mm-hmm. Andun pa rin ako, part pa rin ako ng justice system. Hinintay mo lang ang Supreme Dangan Court. Dangan nga lang na siguro in a strange way dahil hindi ako nagpasa ilalim, hindi ako nagpa-aresto. Mm-hmm. Bagkus, kinwestiyon ko yung ruling ng lower court sa higher court. Mm-hmm. At ang sarili ko pang pananaw, kung magpapasa ilalim ako ng jurisdiction ng lower court, baka ma-weaken yung aking petition ng certiorari or mabaliwala yung probable cause. Sabi mo, nagigipit yung Arroyo administration, pero June, wala na sila eh. Si Noynoy na eh, Aquino administration na, ba't hindi ka lumantad ng June? Kasi ang paramount sa isip ko noon, Igan, napaka-unjust yung ginawa sa akin. Okay. At yung pa rin ang nananaig, papasok ako sa kulungan, for what? Mm-hmm. At pag naandun ako, talagang papabayaan akong mabulok doon mm-hmm. at hindi na uusad yung kaso. Mm-hmm. Dahil yung mga ibang akusado, 10 taon na sila nakakulong. Eh hanggang ngayon, walang resolution yung case eh.
So parang ang tingin mo, pag once na nakulong ka, papabayaan na lang yun. Tsaka papabayaan na lang. Pero high profile yung case mo eh. Ayun nga eh. At saka hindi yun kalab. No, no, no. Pag high profile, nakakulong ka, lalong papabayaan yun. Okay. Kasi nakakulong ka na eh. Yung sina Justices Dikdikan at Juan Enriquez, ayan, may mga issue rin na ikinakabit at ika nga sa pangalan mo. Never mo silang na-meet kailanman o nakahingi ng pabor o something to that effect? Hindi ko sila kilala, Arnold. Hindi ko alam kung ano itsura nila. Ang ginawa ko nga, kasi doon, marami naman akong libreng oras. Oo. Ginugel search ko rin yung Court of Appeals. Sila, hinanap ko yung mga palan para lang magkaroon ako ng idea kung sino sila. Kung ano yung mga itsura ba? Oo. O kung sino sila. Baka mayroong konting ano sa Wikipedia or what. Makuha ko yung konting background. Kapisado na talaga nito yung website. Oh. Mm. Hindi. Para lang magkaroon ako ng idea. Oo. Kasi kung makita mong mukhang balasubas, oops, teka muna, mukhang balasubas ito. Delikado ako rito. So, hindi mo sila talaga kilala? Hindi ko kilala. So, nagulat ka rin sa naging desisyon nila sa pagbasura ng warrant? Hindi naman nagulat kasi tiwala ako sa merits ng case. Ng kaso, oo. Kasi una, yung affidavit ni Cesar Mancao, yun lang ang nag-iisang basihan kung bakit nagkaroon ng probable cause. Mm-hmm. Tapos, noong last November 11, 2010, kasi siya, nag-hearing pa sila para sa discharge niya as a state witness. Hindi pa siya formally discharged as a state witness. Mm-hmm. So, kailangang desisyon pa ng korte yun. Mm-hmm. So, sa kagustuhan niyang ma-prove na siya ay least guilty, nagsumiti sila ng kanyang abogado sa korte ng komento. Ang sinabi doon, least guilty kami kasi we only learned, or Cesar Mancao only learned of disordered affair ex post facto. Ang pagkaintindi ko sa salitang Latin na ex post facto, after the fact. Or from after the action, pagkatapos ng kaganapan. So kung sa kanyang sariling bibig, kasi may kasabihan tayo, yung isda nahulit na naman talaga sa sariling bibig. Kung sa kanya mismo nang galing, nagipit siya. Na, hindi igipit, ibang issue yon. Na nalaman niya lamang yung kaganapan na sinasabing krimen laban kina Dacer-Corbito, pagkatapos after mangyari, na. Saan niya hinugot yung ginawa niya, sinabi niya sa affidavit niya, nag-usap. Siya mismo umamin na hindi niya alam. So, imbento niya yon. Pangalawa, si Cesar Mancao, ang pangunahing dila niyan, Bisaya. Ako, Taal na Tagalog kasi... Cavite. Kung doon sa affidavit niya, napansin ko, sinabi niya, he quoted me verbatim, doon sa conversation, alleged conversation sa kotse. Ipagsabay mo na. Pagsabay mo na. Sabi ko, teka muna. Pagka Tagalog ang nagsalita nito, pagsabayin mo na. Ngayon, kapag Bisaya, nagtanong-tanong din ako sa mga Bisaya, yun talaga, ganun nila bibigkasin ang pagsabayin mo na sa salitang kung sila ang pangunahing pananalita ay Bisaya. So makikita mo, inimbento niya lang talaga yung affidavit na yon. Okay. Hindi ka hingi ng patawad sa mamayang Pilipino sa naging desisyon mo, Senador? Ba't ako hingi ng patawad sa mamamayang Pilipino? Dahil parang tinakasan mo raw yung kaso, hindi mo hinarap. Nasabi ko na yung dahilan kung bakit hinarap. Kaya nga, mabuti rin pagkakataon yung nagkakausap tayo sa harap ng publiko. Kasi isa rin yun sa gusto kong ipaliwanag, kung bakit gano'n ang aking naging decision. Hindi karuwagan, parang gano'n. Hindi naman ako talaga duwag, Arnold. Nakita ko yung karir mo. Palaban naman talaga tayo. Kaya lang, pagka naman masyadong blatant na yung application ng justice at sobra na yung pagiging yung injustice, siguro naman makakaisip ka ng mga ibang options, out of the box options. Okay. Kanina nakakwento ni Cesar Mangao, pauwi ka, katabi yung pala yung kamag-anak niya. Pinsan niya. Kilala mo pala? Hindi, nagpakilala sa akin. Sabi niya, if you don't mind, pinsan ako ni Dr. Peter Mangao, taga Cebu. Nangampanya ho kami sa inyo noong 2007. Okay. Nakita tayo, may picture na tayo. Pwede ba magpa-picture taking uli? Okay. Dahil sumali siya sa marathon, meron siya medalya. So sige, sabi ko. Wala namang, at saka sabi ko, hindi dahil sa ikaw ang kaharap ko, sasabihin ko sa iyo, I have no hatred for Cesar Mangao. Because alam ko yung pinagdaanan niya. Ginipit siya at pinangako na magandang buhay. Naunawaan niyo. Naunawaan ko yun kasi ipit siya. It's either him or he or ako, di ba? Okay, Senador, medyo kapos tayo sa oras. Pero babalik ka, marami pa tayong mga hindi pa natatapos, lalo na yung pangako mo magluluto ka rito.
Morning show to eh. Abangan nyo ha, magluluto si Senator Lacson. Salamat sa pagdalaw at salamat. At good luck sa mga pagharapong pa dahil sa sinasabi hindi pa rin tapos tong kaso mo. Oh, hindi pa talaga tapos. Pa sa Supreme Court yan. Diyan po ating Talakayan, magbabalik po ang Unang Hirit. Thank you.